Walang preno ang taas presyo sa petrolyo. Ang kada litro ng gasolina umaabot na ngayon ng halos 75 pesos. At sa sobrang mahal, nasasagasaan na tuloy ang kita ng mga namamasada. Hirit ng mga jeepney driver, gawin na ang 15 pesos ang pamasahe. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Halos buong Metro Manila ang iniikot ng mga delivery rider. Kaya sakit sa ulo nila ang muling pagtataas sa presyo ng gasolina. Ang dating 150 pesos nga na budget ni Rene sa buong maghapong biyahe, dumoble raw ngayon. Kaya diskarte niya, maghanap ng gasolinahang may mas murang presyo. Kasi ngayon, ng Shell, 61 eh, ganun eh. Naghanap lang ako kahit mga 57, 58 para makababa man lang. Ngayong araw, ang pampitong sunod na linggo ng oil price hike ng taon kung saan mahigit piso ang itinaas ng presyo. Paliwanag ng Department of Energy, kakulangan sa supply ng petrolyo sa world market ang dahilan ng taas presyo. Nangako raw ang OPEC o Organization of Petroleum Exporting Countries na pupunan ng kakulangan sa supply, pero nagkaproblema raw ang mga bansang yan pagpasok ng taon. Unfortunately, nung entrada po ng 2022, may mga issues po ang supply side. Unang-una, nagkaproblema po tayo sa Libya at sa gulo ng Kazakhstan. Libya ang Kazakhstan at yung Ecuador nagkaroon ng aksidente po sa pipeline nila. Kaya marami raw oil suppliers na nagbebenta ng stock na krudo pero sa mataas na presyo. Sa tansya ng DOE, magtutuloy-tuloy ang mataas na presyo hanggang sa mga susunod na buwan. Lahat po to, ang projection po ng Platts is mag-i-ease out ito hanggang second quarter, end of second quarter, May to June. Malaking dagok yan pati na sa mga jeepney driver. Kaya panawagan nila, taasan na ang pamasahe. October 2018 pa, naging 10 piso ang minimum na pasahe. Pero Disyembre ng parehong taon, ipinatupad naman ang provisional rollback na piso at hanggang ngayon, nanatili sa 9 pesos ang minimum fare sa mga PUJ. Nagpetisyon na sa LTFRB ang grupong Pasang Mazda na ibalik ang 10 pisong minimum fare sa mga jeep. Hindi rin daw kasi sapat ang fuel subsidy ng gobyerno. Pamalaking bagay ang piso kung nakakapagsakay ang isang jeep ng 150 passengers o 100 pesos na yan. Pero dahil 70% pa rin ang pinapayagang seating capacity ng mga PUV, gusto pa nilang dagdagan ng 5 piso ang 10 pesos na minimum fare. Ano naman kaya ang masasabi ng mga commuter sa hiling ng mga chopper na 15 pesos na pamasahe? Siguro payag sa 10 pero yung 15 hindi naman siguro kaya. Nagkano lang sahod namin eh. Tapos tataasan pa. Kawawa rin sila eh kung medyo pataas talaga yung ano ng gasolina natin ngayon. Bukas makikipagpulong sa LTFRB ang mga transport group para sa hiling na taas pasahe. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.